Hear the latest news on your favorite FM station that plays the hottest music, 1FM. Dahil ang DYPR Balita ay nandito na, Monday to Friday. DYPR Balita sa umaga, from 6 to 6:30 in the morning. DYPR Balita tanghali, from 12:30 to 1 p.m. Lunes hanggang Biyernes, on your only 1FM, 95.1 FM. Mga tangay, ang oras alas 12:34 ng tanghali. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Martes, February 22, 2022. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong tanghali sa DYPR Balita. Kasong sexual harassment laban kay Nara, Mayor Geraldy Danau, ibinasura ng Piskalya. Paleco magsasagawa ng eleksyon para sa District Board of Directors. Sisyon ng sanggunian panalawigan maagang natapos. Suporta sa vegetable farmers tinatak ng city government. Sa baritang kuyunon, mabawal nga tabang sa mga trabaho sa turismo ing papabot sa madrason nga adlaw. Sa balitang showbiz, Korean superstar Son Yeon-ji at Hyun Bin ngayong Marso na ang kasal. Sa balitang good vibes, pagsasalita ng naga ng mga taga-Palawan, patok online. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Palawan muna. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Mag-e-election na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality, at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0915. O mag-email sa tataknitatang@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. DYPR Balita Tanghali. 13 minuto bago mag-alauna ng hapon sa detalye ng ating balita. Kasong sexual harassment laban kay Mayor Geraldy Danau, ibinasura ng Piskalya. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Dahil sa kakulangan ng sapat na katibayan o ebidensya, kaya ibinatura ng provincial prosecutor ang kasong sexual harassment na isinampa kay Nara Mayor Geraldy Danau ng isang Joanna Gadayan. So, ang naging pagsasabi ng provincial prosecutor sa kanilang 7 pahinang desisyon na matapos umano nilang pag-aralan ng kaso at mabasa ang aligasyon ng nagreklamo at sagot ni Mayor Danau. Sa nilalaman ng desisyon ng provincial prosecutor, hindi napatunayan ng nagreklamo ang paglabas ng Mayor Danau sa Republic Act 11313 at Republic Act 7877 o ang sexual harassment ni Mayor Danau kay Joanna Gadayan. Wala din sapat na ebidensya at supportive documents para sa kasong inihain na naipakita sa Cortes Gadayan laban sa reklamo nito sa alkalde ng Manara, kaya nagpasa ang provincial prosecutor na ibasura ang kaso. Ang kasong sexual harassment laban kay Mayor Danau base sa talaysay ng complainant na si Joanna Gadayan ay nangaroon noong October 2019 kung saan naglalakad daw ito kasama ang kaibigan sa Maltese Court ng Barangay Panata, Nara, Palawan, na makita si Mayor Danau at mga bodyguards nito. Ay umiwas na daw siya, pero pinasitan daw siya ng 2 beses ng alkalde at pinagsabihan ng mahalay na salita, at nang lingunin niya ay nagtatawanan daw si Mayor Danau at mga bodyguards nito kung saan na
siya nakaramdama ng pagkapahiya kung saan itinanggi naman ito ng kampo ni Mayor Danaw at sinabing walang katotohanan ang bintang laban sa kanya. Hanggang sa magpasya provincial prosecutor na tuluyan na itong ibasura dahil sa kulangan ng sapat na ebidensya. At ang desisyon na firmado at aprobado ni Assistant Provincial Prosecutor Gil Lauro Padrones. Romy Losares para sa New PR, ang una sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Romy Losares. Kaugnay po sa pagkakabasura ng piskalya sa kaso niyan laban kay Mayor Danaw. Nasa linya po natin si Mr. Jojo Gastanes, ang spokesperson ni Mayor Gerandi Danaw. Magandang tanghali, Sir Jojo. Nasignalo tayo. Sir Jojo. Jojo Gastanes, sir. Magandang tanghali po. Mr. Jojo Gastanes. Babalikan natin si Mr. Jojo Gastanes sa ibang balita pa. Sa ibang balita, Paleco magsasagawa ng eleksyon para sa District Board of Directors. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. Chris Barrientos, balikan natin. I think ready na si Mr. Jojo Gastanes. Magandang tanghali, Sir Jojo. Rec. Ayun. Nawala ulit. Ay, magandang tanghali, Ruth. Magandang tanghali sa ating mga kababayan na nakikinig sa DWIC, sa DYPR. Magandang, yes, sir. Nasa 1FM po kami, Sir Jojo. Anyways, sir, kailan po ninyo ito natanggap, yung desisyon ng piskalya kaugnay sa pagkakabasura nga ng kasong sexual harassment laban kay Mayor Gerandi Danaw? Hello? Yes, sir. Oo. Natanggap po namin kahapon sa pamamagitan ni Attorney Tulali ang desisyon na dinidikit po ng piskalya ang kasong sexual harassment na isinampa ni Juan Gadayan kay Mayor Danaw. Kung kaya't kami po ay of course si Mayor Danaw po ay natutuwa at sa pangyayari na lumabas ang katotohanan na siya po ay talagang wala namang ginawa, no? At sana ay sa ating mga kababayan na sa kanyang sinasabi nga ni Mayor Danaw na you cannot put a good man down. So ibig sabihin, alam niya na yun ay gagamitin lamang sa politika sa kanya. At mabuti naman at ang piskalya po ay naging maayos sa desisyon at mas naniwala doon sa aming depensa. Mm. Sir, yung inyong kampo po, from the start, alam nyo na walang pupuntahan itong kaso na to, ganun ba po yun? Opo, sa tingin kasi namin, kahit yung mga allegation ay self-serving lang. Dahil una, si Juan ay pamangkin mismo, pinsang buo ni Prince Dimaala, siyang makakalaban ni Mayor Danaw dito sa pagiging mayor sa bayan ng Nara. At dati siyang personal secretary din ni former Mayor Lucy Dimaala. Kung kaya't alam na may bahid ng politika yung pagpapile sa kanya ng kaso. So politically motivated talaga itong pagfile ayon sa inyong assessment, sir? Of course, sa amin talagang nakikita namin na yun ay politically motivated at
mabuti naman at naidepensa naman ni Atty. Tulali na maganda dahil wala naman talaga ano, wala naman ganong nangyari. No? Sir, itong kaso na to, kaya, tama ba yung pagkakabasa ko na 2019 pa nangyari tapos ngayon lang final? Actually, 2019 yan na nangyari ayon sa kanya at naipile nila sa ombudsman pero huli na nila na ano, no, umabot ng 2 taon bago napunta yan ng piskalya. So nabuhay muli, so hindi namin alam, so kaya sinagot na lang din namin kasi yun naman ang ano ni Mayor Danao, isagutin lang basta malinis naman ang kanyang konsensya na wala siyang ginagawang gano'n. Sir, anong reaction ni Mayor Danao nung malaman niya itong desisyon ng piskal? Well, nagpapasalamat siya sa Panginoon at sa taong bahay na sumuporta pa rin sa kanya at naniwala pa rin na siya ay hindi niya magagawa yun, no? Sapagkat mataas naman na respeto niya sa mga kababaihan. Unang-una si Juan at the time ay hindi naman niya under sa opisina niya, under sa office of the Vice Mayor. So wala siyang direct na employment. So kaya malinaw yun na talagang politically motivated ayon sa kanya. Kaya anyway, mag-uusap sila ng kanyang abogado para kung ano ang maging masusunod na hakbang. Actually, itatanong ko na yan ngayon, sir, kung yung inyong grupo ba o yung grupo ni Mayor Danao ay magpa-file ng countercharge against dito kay Joan. Mag-uusap sila ng nila Atty. Tulali regarding on that sa kanila Atty. Gastanes kung ano yung masusunod na hakbang. Mm-mm. Pero maring that's a personal decision na ni Mayor Danao. Kung ituloy niya man ang pag-countercharge ay nasa kay Mayor Danao na yun. Pero malalaman natin na hanggang until next week kung anong susunod na hakbang ni Mayor Danao. Sir, with this decision, ano sa palagay po ninyo yung implikasyon nito sa kampanya ni Mayor Danao at sa inyong grupo? Well, una, mas lalong tumaas ang kumpiyansa ni Mayor Danao na ang taong bayan na may tiwala pa rin sa kanya dahil sa desisyong yan at kung hindi nila nagamit para siraan siya, no? Sapagat yun ang basa naman namin, smear campaign lang yan, inasuhan siya para may istorya at sasabihin ni hindi siya maayos na tao, parang ganon. So ngayon, mas tumaas ang kumpiyansa ni Mayor Danao na mas gugustuhin siya ng taong bayan dahil sa mga pagdidismiss sa kasong yan. Alright. Maraming salamat, Sir Jojo Gastanes. Unless meron po kayong uling mensahe or mensahe para sa inyong mga kababayan dyan sa bayan ng Nara. Yun lamang, Rot. At sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panalangin, sa inyong suporta kay Mayor Danao. Makakaasa kayo kahit na ganyan lang yan. Tuloy-tuloy po si Mayor Danao sa pagbibigay ng serbisyo sa ating lahat, sa aking mga kababayan sa bayan ng Nara. Yun lamang. Maraming salamat, Rot. At mabuhay ka at mabuhay ang lahat ng kikinig sa iyong programa. Alright, maraming salamat po Mr. Jojo Gastanes. Siya po yung tagapagsalita ni Mayor Gerandy Danao. At the same time, si Mr. Jojo Gastanes ay tumatakbo din bilang Vice Mayor sa ilalim po ng slate ni Mayor Gerandy Danao ng Nara. Sa ibang balita pa, DYPR Balita. Sa ibang balita, Paleco magsasagawa na ng eleksyon para sa District Board of Directors. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. Sa susunod na buwan ay nakatakdang isagawa ang eleksyon para sa Board of Directors ng Palawan Electric Cooperative sa ilang distrito nito. Ayon kay Napoleon Cortez, ang HR at Admin Head ng Paleco, sa March 12 ang eleksyon para sa bayan ng Umbrolan at March 19 naman sa mga bayan ng Cuyo, Magsaysay at Agutaya. Pagdating ng July 16 ng taong kasalukuyan, o matapos ang national local elections, ay nakatakda namang isagawa ang district election para sa Brooks Point, Espanyola, Batarasa at maging sa Balabac. Habang sa July 23 naman, nakaschedule ang para sa bayan ng Nara. Ito ay kasunod na rin na mga reklamo ngayon ay pinupukol sa operatiba kaugnay sa di umani overstaying ng mga district directors nito. Matatanda na nitong mga nakaraligo nga ay may mga kumakalat pang online petition kaugnay sa mga panawagang patalsikin na ang mga board of directors nang Paleco na tila ayaw na di umanong umalis sa pwesto. Sinabi pa ni Cortez na sunod-sunod na nila itong gagawin maging sa mga susunod na taon at hindi naman kasi anya kakayanin sa loob lamang ng taong ito isagawa ang district elections ng Paleco sa lahat ng cluster dahil na rin sa kakulangan ng pondo. Nagkaroon lang talaga anya ng problema nitong mga nakarang taon kaya hindi nakapagsagawa ng district elections ang kooperatiba dahil na rin sa kinakaharap na pandemyang dulot ng COVID-19. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita.
Maraming salamat kasama ang Chris Barrientos. Sa ibang balita, sesyon ng sangguniang panlalawigan maagang natapos. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. DYPR Balita. Maagang natapos ang sesyon ng sangguniang panlalawigan na ngayong araw sa kanilang 150th regular sesyon. Pagamat nakakompleto naman sila ng kanilang quorum para sa kanilang regular na sesyon ngayong araw, ay maaga naman itong natapos dahil nga sa walang gaanong napag-usapan na ang sangguniang panlalawigan at walang gaanong agenda ang mga ito. Tanging mga retira lamang ang napag-usapan ng sangguniang panlalawigan at ang pagpuna sa mataas na proseso ngayon ng petroleum product sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng probinsya na dapat na umanong magawa ng paraan kung paano man ito umano yung kanilang pag-usapan. Maliban dito ay tuloy-tuloy na nagkaroon na ng referral sa kanilang mga sa kanilang agenda na ilang oras lamang ang itinagala ay nag-adjourn din ito at natapos ang kanilang session ngayong araw at inaasahan naman na napakabila ng kabisihan ng mga ito sa kanilang mga gawain at pag-ikot sa mga munitipyo ay magkakaroon pa rin umunis sila ng session na sa susunod na Martes. So sana may inaasahan na magiging panauhin ang sangguniang panlalawigan. Romy Luzares para sa DYPR ang Inis na Puso na matalawin na. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang city government nagtatag or suporta sa vegetable farmers, itinatag ng city government. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Iniyak ng pamalampan lungsod ang suporta sa mga magsasaka ng gulay dito sa Puerto Princesa. Ayon kay Mayor Lucille Byron, lahat ng tulong at suporta ay handang ibigay ng city government para mas maging masaganang ani ng mga ito at kumita ng malaki na magagamit sa pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang buong pamilya. Ang mga magsasaka rin anya kasi ay dapat na ituring ng mga bayani na siyang katuwang ng pamahalaan sa pagtiyak ng food security tulad na lamang dito sa Puerto Princesa. Sinabi pa na Byron na sa ngayon ay maaring simpleng guli lamang itiatanim at inaanin ng vegetable farmers sa barangay na gawa at iba pang barangay na kabilang sa lowland vegetable and community farming. Pero sa mga susunod na taon anya ay tiyak na high value vegetables na ang itatanim at aanihin naman ito. Sa panig naman ng City Agriculture Office, sinabi ni City Agriculturista Melinda Bacasait na tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa mga magsasaka, hindi lamang sa mga vegetable farmers, maging sa mga magsasaka ng palay kung saan meron anyang programang ginawa dito ang city government na pagbibigay hindi lamang ng mga bono kundi maging mga traktura na magagamit nila sa pagbungkal ng mga lupang kanilang sinasakahan at naglalayong mapigyan ng tulong pinansyal din ang mga magsasaka sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagpasalamat naman ang mga magsasaka sa barangay Inaguan sa mga ipinangako at ibinigay na tulong ng city government sa pamagitan ng City Agriculture Office. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawin. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita makalipas ang ilang sandali. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel,
Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. BYPR, Balita Tanghali. 6 na minuto bago mag-alauna ng hapon sa baritang kuyunon. Mabal nga tabang sa mga trabaho sa turismo ing papabot sa Madarason ngadlaw. Ang baritang kuyunon, yatad ka natin ni Ms. Nanette Pijap Cotrampe. BYPR Balita. Miss Nanette? Balikan natin si Miss Nanette ngayon sa ating police report. Isang wanted huli sa Taytay, Palawan. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Police report. Arestado ang wanted sa Barangay Poblacion, Taytay, Palawan, na kinilala si Jeric Magdan alias Rick Rick, 21 anos, binata, walang trabaho, na humunta ng Barangay Kasyan, Taytay, Palawan. Na inaresto ng Taytay PNP sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Emmanuel Artazo, presiding judge sa SP Branch 14 Taytay sa kasong attempted rape sa ilalim ng criminal case number 41921 kung saan nasa 150,000 pesos ang ibinabang piyansa para sa pansamantalang itong kalayaan. Mami Lozares para sa DTR ang una sa puso ng mga palawan niya. Maraming salamat ni Romy Luzares. Balikan natin si Ma'am Nanette Pijap Cotrampe kaugnay sa baritang kuyunon nga mabal nga tabang sa mga trabaho sa turismo ing papabot sa Madarason nga adlaw. Miss Nanette? Wala. Hindi ko kayo naririnig. Abangan sa aming pagbabalik ang balitang showbiz at balitang good vibes. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Palawan muna. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Gitam. Ti amo. Sarayaw. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calle Ana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. BYPR Balita. 2 minuto bago mag-alauna ng hapon. Bago po sa balitang showbiz, balikan ta si Ms. Nanette Pijap Cotrampe sa baritang mabal nga tabang sa mga trabaho sa turismo ing papabot sa Madarason nga adlaw. Ma'am Nanette? BYPR Balita.
Ang desisyon ay ang gobyerno nga mag-receive rin mga vaccination certificates alin sa 12 pa ka mga nasyon ikakabigi ang Department of Tourism na mabawal ng atraksyon para sa mga bahero ikatatabang sa pag-apriumani ang mga trabaho sa Pilipinas. Sa isarang tultulan na ng pasalamatan ni ang DOT, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Diseases o IATF sa pagkilalai ang vaccination certificates kaya ang Argentina, Brunei Darussalam, Cambodia, Chile, Denmark, Ecuador, Indonesia, Myanmar, Papua New Guinea, Peru, Portugal, and Spain. Ang DOT agapangako ka magapakigtabiangan sa ibang mga ahensya ay ang IATF. Agod may mong ma-plus ang proseso ang pagdiriyang yun kay real ng andang mga requisitos para sa mga balikbayan ig mga foreign tourists. Ang tika nga jamabal nga tabang sa pagbalik sobra ay ang matamang taga-negosyong turismo, makon si DOT Secretary Berna Romulo Puyat. Sa dadi 167 din kanasyon ang salista ni ang mga sarapatid sa Pilipinas na arak isire visa, iging kikilala andang vaccination certificate. Ang baritara ni DOT Secretary Puyat na narampangan din na magpatinire vaccinated travel zone para sa mga taga Singapore agud may ganyo ang mga taga duto nga magbisita sa Pilipinas. Ang aglabas na Bernesing pabot ay ang Bureau of Immigration ang padumdum sa mga turistang taga ibang nasyon na may mga transaksyon paski sa din sa opisina ay ang DI na ang COVID-19 digi pa sa Pilipinas. Ang tagsuti face mask at compulsory ay tanan ang papadumdum da nga magsuti face shield kung kaministiran sigon sa isarang infomercial na impaskin sa DI official Facebook page. Ang information na susunod sa DI New Normal Guidelines ni anunsyo sa publiko nga ang mga kumpleto bakunado ara rin minister nga mag-online appointment pero minister mag-presentar ang dang certificate bago pa sila din sa Japan o Pilipinas ang DI. Isa na pa sa requisito sa pagbuhat ang temperatura bago magsunod sa mga opisina. Ang may temperatura nga 37.8 degrees Celsius hindi pa sila din. Magabot ang disinfecting mask, alcohol o sanitizer para sa mga bisita sa biyahe. Pauda nga ministry pagdasun sa naso social distancing. Ang mga rapa bakuna o sa kasagdug palamangan ng bakuna, kaministeran magbala na online appointment. Nanet Pajapo Trampe para sa DYPR, Baritang Kuyunon, sa Conan sa Tagituso ni ang mga Palawenyo. DYPR Balita. Matamang salamat, Ms. Nanette Pijapco Trampe, sa ating showbiz balita. Korean superstar Son Yeonji at Hyun Bin ngayong Marso na ang kasal. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrivida. Showbiz balita. Tapos na lang i-anunso ang kanilang engagement heto at hindi na magkanda o gaga ang mga K-drama fans kung paano mag-crash landing sa kanilang kasal. Naging phenomenal hit ang tambalang Hyun Bin at Son Yeonjin dahil sa series na Crash Landing on You. Ngayong Marso na kasi itinakda ang kasal ng dalawa, ngunit hindi pa ina-anunso kung saan sa Seoul, South Korea ito magaganap. Matatandaan ang humarap sa media si Jin noong nakarang taon ng mga Pilipino press ay sinabi nitong gusto niyang tumira sa Puerto Princesa dahil nabisita na niya ito noong 2010 at sobra siyang nag-enjoy. Anya mabait ang mga taga-Puerto na pinangarap niya ang tumira dito. Joel Contrivida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita! Balitang Good Vibes! At para sa ating balitang good vibes ngayong tanghali. Bentang-benta ngayong online ang screenshot ng mga usapan ng mga taga-Palawan na gumagamit ng salitang naga sa tuwing may tinatanong dito. Sa post ni Clark Almedina ng Koron, ibinahagi nito ang pagtataka ng ilang kakilala niya na hindi taga-Palawan, na sa tuwing may kumakausap sa kanya ay kahit sa chat ay hindi maiwasang gamitin niya ang naga na salita. Marami ang nakarelate sa post ni Clark na hanggang ngayon ay palaisipan pang na marami kung bakit hilig ng mga taga-Palawan na gamitin ang salitang naga
tulad ng nasaan ang kuya mo? At sasagutin ito ng nagaluto o nagalaba. May mga jokes na nga ng mga taga sa Bicol ang mga nakatira sa Palawan dahil nakilala tayo sa paggamit ng salitang naga. Ganun pa man ay marami ang natuwa sa ganitong habit ng mga taga Palawan. Ang mapa, maga or naga ay nakagawian na ng marami sa atin. Umabot na sa mahigit 3,000 ang share ng post na ito ni Almedina na nagsasabing isa itong struggle sa mga Palawenyo. Balitang good vibes. At sa mga liagaglimag ko yun on, Amos, madal kita ko yun on, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. Mayag nga daw kaninong tanan mga tangay bug, titineg mga gurang-gurang. Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa itong pagadali. Lingguayin ko yunon, ang opisyal nga lingguay, iyang probinsyang Palawan. Sad lang wadyang, bisarang ko yunong nga tangadalan, mamanang Lasuna. Ang Lasuna mamanang ingigisa nga madangmit katabid iyang sibuyas. Sa Tagalog, ang Lasuna ay bawang. In English, Lasuna means garlic. Dadi gamitin ta sa itong tultulanan ang bisarang Lasuna. Ang Lasuna kuno, mayad nga remedyo para sa mga taong ni alta presyon. Uy nga atake ang high blood. Mga tangay, kadangag tagagmanta, igamit ng tatang lingwahin ko yun nun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga daw kaninong tanan, amblig. Amos, madal kita, iko yun nun. At bago po kami magtapos, magandang tanghali Cup Banjo Aquino kay Tito Eng Liansanas, Ryan Lucero sa office po ni Vice Mayor Nancy Socrates, magandang tanghali sa inyo. At kay Ruel Alabi Jaan sa Sofronio Española at ganun din sa kagawad ng Sofronio Española si Konsehal Pia Harmain. Sa mga taga Sofronio Española, maraming salamat sa inyong panonood. Good noon din kay Sir Jimmy Nilasco Jr. at sa iba pang si Jerome Rodriguez Arsaga. Maraming salamat. Yan ang pagkabuan ng mga balita aming nakalap ngayong Martes ng tanghali. Salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas alas 6 hanggang alas 6:30. DYPR Balita dito pa rin po sa 1FM 95.1. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa 95.1 1FM.